Sumpah. Ini dari Papa Eloy. Di hari ini ngunik di sini Pak Baklo. Ya. Ini dalam. Ayo nak. Oh. Sa puntong ito, iniipon ko yung mabuti para ibigay lahat kay tatay. Sa oras na ito, magtatangalian na, pero kumakayod pa rin si tatay para may pambili na araw-araw niya na ginagamit. Matagal ko rin inipon ang mga bote na to para maibigay kay tatay. Naglalako si tatay ng ice drop kung minsan bumibili ng mga bote. Tinulungan ko si tatay na iwala yung malaking bote sa maliliit na bote. Nakikita ko sa mga mukha ni tatay na labis siyang napagod dahil sa mainit na panahon at sa kakabike. Okay mga kasounds, may naipon tayong mga bote. Actually matagal na to, pero ngayon dahil dumaan si tatay, bali ibibigay natin lahat yung ating mga naipon na bote sa kanya. At least may pambili din siya ng ulam at bigas. At ito yung unang sako, may na-ipon pa tayo doon at may nakakalat pa doon. Ibibigay natin lahat sa kanya yung ating mga bote na naipon. Tara, samahan nyo akong kunin yung mga ibang bote para ibibigay natin kay tatay. Matagal na natin siyang sinabihan na daanan dito, pero hindi natin ma-tsimpuhan dahil minsan nagbebenta din siya ng sa malamig yung ice drop na nilalako niya dito. So ito naka ano lang dito sa gilid, ibibigay natin lahat sa kanya. Dito lang muna. Ito may laman pa kasi mga 3 days or 1 week na to sa rep, nag-ibalasa niya pag matagal na, kaya ibibigay na lang natin kay tatay. Wow! Sa bahay meron pa, tingnan ko. Meron pa nga. Marami-rami din to mga ka-sounds. Okay, lahat natin kitatay. Na
naalala ko last December 31 nadaanan ko din si tatay. Nakakabilib si tatay. Kahit araw-araw niya nang ginagawa, tuloy pa rin at lumalaban ang patas sa buhay. Mga ka-sounds, last year, December 31, naalala ko, nadaanan ko din si tatay doon sa kanila. Nagbenta siya ng mga bote doon sa pinagbibentahan. At pauwi na siya, tadaanan ko siya, tinanong siya kung ilan yung nabenta niya. Sabi niya, hindi siya nakapagkuha ng pera doon sa pinagbenta niya dahil wala yung may-ari. At nadaanan ko si tatay. Binigyan natin ng konting pera si tatay. At least may pinagbili siya ng pang pansit or pang ulam lang man sa bagong taon. Sa oras na ito, i-deliver muna ni tatay yung dalawang sako at babalikan niya lang yung isa mamaya. Naawa ako minsan kay tatay kahit 79 years old na. Tuloy pa rin at lumalaban sa buhay. Pinipilit ni tatay na bayaran pero ayaw kong tanggapin. Sige, maya po mo makal mo. Baya, sa balay lang ni. Ginainom ko lang ni. Ginainom ko lang ni tanan. Pati ha, itong pa'y okasyon pa ni tay. Ito may mga birthday lang. Pinapatawa ko rin si tatay dahil alam ko napapagod din siya sa araw-araw niyang ginagawa. Mga ka-sounds, alis mo na si tatay. Ibibenta niya dun sa buti bakal na bumibili ng mga bote. Yung naiwan dito, babalikan niya lang mamaya para kunin niya. Sabihin yung mga ka-sounds, galit si Uncle Eddie, pinapaalis niya lang yung Maya. Malapit na mag-harvest yung kanya. Maraming Maya na nangangin, na tumba. Kaya akala niyo galit, hindi niya galit. Pinapaalis niya lang yung Maya. Papasok na lang natin dito para balikan ni tatay mamaya. Mga ka-sounds, umalis na si tatay. 79 years old na si tatay at nagbobote pa rin. Nakakaantig ng puso pag may nakikita tayong ganito.
Kahit 79 years old na si tatay, tuloy pa rin sa buhay at lumalaban ng patas. Para sa akin tatay, isa kang bayani at mabuting ama sa iyong mga anak. Mabuhay ka tatay at naway gabayan ka ng Panginoon sa araw-araw mong ginagawa.